madalangan sa lingkod ng Diyos, right person. Hindi yan masasayang, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Ina-accuse ang man of God. Bakit kami sariling eroplano? Sumagot ang man of God. Kailangan kong mabilis na evangelize ang buong mundo. Kaya bumili ako ng sariling eroplano. See? Hindi layo yun, hindi luho yun. Inaalala ko nga yung isang pastor eh. Nagmumotor siya para mag-follow, mag-evangelize. Nabundol yung motor niya. Mabuti buhay si pastor. This is a true story. Alam mo, meron siyang miyembro mayaman, itchik. Sabi niya, pastor, ako di kotse, dami ko sasakyan. Tapos ikaw, nakamotor lang. Nabundol ka pa, buti buhay ka pa. Napahiya yung itchik. Yung isa niyang sasakyan, binigay kay pastor. Para hindi ka na magmotor, pastor. Hinintay pa mabundol si pastor bago magbigay na sasakyan. Naalala ko nga yun eh, ang church natin, Norbertina Building. Pauwi ako ng Marikina, no? Di Norbertina Building, magyahe ka ng Cubao. Pagdating ng Cubao, di ba, pamunta ng Marikina? Di ba? Pogyo, magkagban, muno na yan eh. Agawan yan eh. Nakabarong ako, galing ng church, oh. Nakasabit ako sa likuran, oh. Epex nga, 20 lang eh. Wala pa akong pambayad ng 20. Nasa likuran ako. Sabi ko, Lord, pag ako na naglag dito, headline, isang pastor, walang pang-taxi, walang pang-FX, nakasabit na naglag, patay. Kasi, nagiginig ako, patay. Listen sa lahat ng mga manggagawa ni Kristo, sa lahat ng mga hindi manggagawa o hindi full-time volunteer, pero naglilingkod, nagbibigay kay Kristo. Magpatuloy lang, always think positive. Lahat ng magaganda mong hangarin, ibibigay ng Diyos. Amen? Ito problema kasi, makinig kayo sa akin, ito problema ng maraming born-again Christian. Bakit siya hindi naglilingkod sa Diyos? Mayaman. Isang araw, mas mayaman ka sa Kanya kasi naglilingkod ka sa Diyos. Ito ang problema ng mga full-time ng mga manggagawa. Yung mga atin, hindi yung mayaman. Ako, hindi. Mali yun! Isang araw, may nakamayaman sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ako! Ako lang nagturo para kayo yumaman. Amen? Tapos ako, hindi mahirap. Ako, mahirap. Hindi totoo yun. May tao pa humor rito. Sabi ni Daling, wala si Daling eh. Pero tenext ko siya. Sabi ko, Daling, mas laliman mo pang pagbibigay ng buhay ngayon. Kasi, prophecy yun. Kasi, gagamitin si Lord, na ni Lord si Daling na matindi. Kasi lahat ng akin gusto ni Daling magkaroon eh. Ginagaya niya ako eh. Sabi niya sa mama niya, Papa, ay sabi niya ni Daling yung sa mama niya, Mama, yung magaya lang sa pharmacy ni Pastor, ang bilhin mo sa akin. Sabi ng mama niya, mahal yun. Mahal yun. Sabi niya, magkano ba yun? Mahal nga yun. Sige na mama, bilan mo high side no. Kaya nagpunta sila sa Quezon City Hall. Bumili ng mga gawang Marikina. Diba yung mga, diba yung Marikina, nagbibenta sa mga city, mga hall. Eh walang mapili si Danny. Sige na, yung kagaya sa pangsa na ni Pastor ang bilan mo sa akin. Eh, tama ko ba rito? Kaya si Daling pasamantala na mamaya kasi gusto niya akong gayahin eh. Mabuti naman. Kasi naman gayahin niya si Agang Mula. Diba? Pinoy Explorer. O kaya naman si ano, si Brad Pitt, ang dating doon. Buksan natin sa FB 23 verse 1. FB Facebook. At saka buksan natin sa Twitter 24 verse 1. O kaya naman sa Tumblr 1-1. Diba, mas magandang gayahin mo na, mga lingkod na Diyos, gayahin mo na si Jesus. Amen? At ang pagwakas. Anong number one? Right prayer or right praying? Number two, right thinking. Lagi tayong, alam mo, yung talo, yung nag-iisip lagi ng mali. Pag mag-iisip ka ng mali, talo ka. Lagi ka mag-iisip ng positive. Amen?
Kahit na sa tingin mo talong-talo ka na, sabihin mo panalo pa rin. Always pass, take pass. Pagwakas. Pagwakas. Right living verse, yung verse natin. Yan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Lahat ng natutunan mo is sa kabuhay niya. Sa pag-alis ko, ibibigay ko yung test ko, yung first verse ko sa naghihirap na pastor, sa naghihirap na church. Alam mo kung bakit naghihirap yan? Wala sa kalooban ng Diyos yung mga yan. Yan mo pa ibibigay. Maghihirap ka rin. Ibigay mo sa church na hindi naghihirap at sa mga pastor na hindi naghihirap. Amen? Itanim mo ang right soil, ang right seed in the right soil. Sabi ng isang brother, ikaw awa-awa yung pastor doon, walang makain, padalang mo ng bigas, binigyan niya ng bigas. Ang tagal niya nang binibigyan ng bigas, wala pa rin makain. Ano problema? Eh wala, sakit na ng kalooban ng Diyos eh. Naalala ko noon, kami walang makain. Kasi no, walang makain. Sabi ni J.I., si J.I., si Jan, si Jan, Jan. Punta tayo ng McDo, Jollibee, o kahit saan, fast food. Ito sabi ko sa kanya, totoo ito. Anak, hindi pwede, wala tayong pera. Iiyak eh. Ah! Wala tayo ng McDo, Jollibee! Iiyak yan. Wala tayong pera. O sige. Di ba sa mga McDo, Jollibee, ganyan, di ba may mga playground doon? Maglalaro ka lang, hindi tayo makamit. Isipin mo yun. Pupunta ka ng McDo, pupunta ka ng Jollibee. Wala kayong makain, maglalaro lang siya. Siyempre, gugutumin yan eh. Mama! Bili ba ako niya? Bili ba ako? Eh, wala kang pera. Parang tinuturog yung dibdib ko eh. As in, tinuturog talaga. Hindi lang tinuturog, hinahalukay, pinipitpit, ginigiling, pinipiga, ginagata. Alam mo, kahit iyak niya, may inis ka rin. Sabi ng maglalaro ka lang, hindi nakakain, wala tayong pera. Pa! Itigil na siya. Pero umuwi, humihigpit. Eh ngayon eh, lahat ng masasarap dito sa Metro Manila, pinasok na namin lahat niya. Eh nung birthday lang niya eh, sabi ni Jose, Papa, doon tayo sa bagong gawa, doon tayo sa may papuntang Broadway. Punta naman kami ro, nandun pala yung classmate niya. Kaya pala gusto roon. Pero lalaki ah, hindi na crush yun, babae yung crush niya. Medyo ko lang yun. Wala sila siyang trust. Mama niya, trust niya. Love pa niya. Saan tayo kakain? Sabi ko, kasama yung buong pamilya. This is true story. Saan tayo kakain? Dito, Papa. Magkano yung sa plato? 700. Binilang ko, ilan tayo? Okay, pasok. 700. Ito, okay. Bago ito, Papa, tikman natin ito. Hindi pa natin titikman eh. 700 per plato. Eh, ang dami nakapila. Hindi na kami makakain. Naku, maghihintay pa tayo na matagal yan. Hanap na lang tayo ng iba pa. 700 per plato. Iba na po ang buhay ngayon. Ang sabi ko, iba na ang buhay ngayon. Pinapagpasalamat ko yung love gift kong piso-piso. At ang pagtanggap ko ng love gift mong piso, Panginoon, magpalain mo po, nagbigay sa akin ng piso. Pero iba na po ang level ng pamamuhay namin kayo. Iba na po. Ito ang sinabi sa akin ng Diyos. Bago mag-rapture of the church, ang lahat ng kasaganaan ng buhay na nararanasan ng mga unbelievers,
ay higit nating matitikman dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Palakpakan natin si Diyos. Ano ang sikreto ng masayang mamumuhay? Pag masaya din, siyempre matagumpay, promoted, blessed na mamumuhay. Number one, right prayer or right praying. Panalangin may pasasalamat. And number two, right thinking. Always think positive. Have a winning attitude. Have a winning attitude. Nagiginig pa rin ba tayo? Amen po ha? And number three, right living. Iayos mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Everything will be alright. Everything will be okay. Sabi ni Andrele, gusto mo, happy ka. Sabi ni Andrele. Eh, lalo na si Lord. Gusto ko unlimited ang happiness mo. Naalala ko nga eh. Sabi ko, Ruth, lagi naman sumasama sa amin eh. Kahit kami kung saan-saan, Ruth, halika, bihis ka, kalalabas tayo, kakain tayo. Kaya ito, bawal pala si Ruth to. Exclusive lang pala for the family. Eh, hindi pa nakapagpalit na apelido, maligid pa rin, hindi nga rilyo. Eh, Ruth, bawal na pala rito, pasensya ka na. Paso kami para kumain. Alam mo, magkano yung kinain namin in all yung isang plato? Magkano yung day ay? 1,600. 1,600 isang plato. Hindi mayabang luho yan, lingkod na Diyos. Hindi. Kinikwento sa inyo para malaman nyo na mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ano ang bibili natin? Mamahaling bibili natin. Bibili tayo ng mamahaling. Kung ito walang promo, 90,000 ito, bakit yan ang bibili natin? Pati tayo bumili ng mamurahin. O kaya bumili tayo sa ng organ ng mamurahin, di ba? Yung 5,000 lang dyan sa tunog na hata. No way! Ay, nabala. Sorry, sorry. Nagiginig ko ba kayo? Hello! Nagiginig ko ba kayo? Ako na, wala. Galingan muna. Kaya kailangan kayo, balitan na lang yan. Sorry. Nagiginig ko ba kayo? Kaya kayo? Ako! Okay na ako. Okay na ako sa motor na bulok. Basta may bulok lang, okay na. Kahit bang bulok, okay na ako rito. Nakikinig ko ba tayo? Lulukin na ako kahit ano ibigay mo. Bulok na sa'yo ko, bulok, 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 bulok. Hindi tayo pang bulok. Tignan mo katabi mo. Bukong bulok ba? Amin. Hello? Amen? Itao pang huwag dito? Right living lang. Ang pagpapalay para sa atin. Kada sa atin, tumalong ka kada Friday, tumalong ka. Kailangan ng mga kaluluwa. Sa darating na Friday, anong date yung 26, di ba? Pag alas dos tayo sa Friday. Walang pasok doon, walang klase. At sa darating na same break, anong huwi ng probinsya? Dito tayo, mag-convention tayo dito. Magpa-family, ano tayo dito, family bonding tayo dito, family day tayo dito. Mag-practice na mag-practice, mag-aral na mag-aral. Ipag-pray nyo na yung water station ni Joby, mabenta na. Para mag-full-time na ito. Kasi kailangan talaga ng mga full-time workers eh. Binibenta niya yung water station niya. 1,000,000,000 lang. Kahit 800,000, ibibigay din niya. Pag tinawaan mo ang pasiksatan, ibibigay pa rin niya. Gusto niya naman full-time eh. Baligtad, no?
yung iba nagkatrabaho, nagkatrabaho yung negosyo, na mawala sa Panginoon. Ito may trabaho yung negosyo, gusto alis yung trabaho yung negosyo, magpupulpit eh. Yung iba, mag-aaroon ng asyentahan, mag-aaroon ng asawa, mawawala sa Panginoon. Ito, ayaw mag-asawa eh. Pero mabitarating. Ayaw pa rin niya. Mabitarating. Mag-iisip. Pero wala, wala sa isip na yun. Na-jack na yun. Tama ho ba rito? Right living. Amen? Amen? Ano ba magat natin, sister? Ano pa magat natin? Hindi, ito magat. Secret of joyful. Sino yung gusto makakita na, sino yung gusto na makita nyo sila, masaya sila? Sino? Tatayo, di ba? Masaya-saya mo, nahawa mo ng kasayahan ko. Ha, tumatawa nga, tawa rin ako, ha. Kung masaya sila at masaya ka, mas maganda, hindi lang sila ang masaya, ikaw ang mas masaya. Kung mayaman sila, dapat mas mayaman ka. Kung sila'y ginagamit ni Lord mightily, dapat mas ginagamit ka ni Lord mightily. Kung sila'y naglilitas sa mga kaluluwa at nagdala ng maraming kaluluwa sa pangalan ni Jesus, dapat ikaw naglilitas ka at mas marami kang dalang kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? So, ang sikreto ng pamumuhay na masaya, tamang pananalangi na may pasalamat, tamang pag-iisip, always think positive, pangatlo, tamang, pagod, sa sakabuhay ng mga ama. Ang lahat ay tumayo. Sings my soul, my Savior God to me. Hindi na kayo papalapitin para ipag-pray at magpatong pa ng kamay. Pasalamatan mo na ang Diyos sa ating mga healings, sa ating mga miracles, sa ating mga success and prosperity, sa ating mga blessings and promotions. Pasalamatan mo na ang Diyos. Ang sabi ko'y pasalamatan mo na ang Diyos. At lagi kang mag-iisip ng positibo. Huwag kang mag-iisip ng pagpangit at pagkatalo. Lagi kang mag-iisip ng maganda at pagkatagumpay. At pangatlo, sabihin mo sa Panginoon, isa sa kabuhay mo ang lahat ng natutunan mo. Ngayon na. Ngayon na. Meron ako nakikita sa aking pangitain. Darating talaga ang malaking salapin. Mamamangha ka sa laki ng salapin ito. Hindi mo mabilang. Hindi mo nga alam kung paano sa nangyari ito, saan ito nang galing. Manghang-mangha ka. But the Lord is saying unto you, it shall come to pass. Mangyayari ang pagkatagal. Come on, pasalamatan mo na ang Diyos. Tapos na mo tayo. Pasalamatan mo na ang Lord. Ganito rito sa akin ng Jesus Fellowship. Alam ko ang homiletics, pero I must be led by the Spirit of God. Hallelujah. Pasalamatan mo na ang Diyos as we worship the living God. How great
pagkat mo nito, ang himalang ay talagang darating. Ano ang himalang inihintay ko? It shall come to pass. Ngayon ka na magpasalamat sa Panginoon. Ngayon ka na magpasalamat sa Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko kayo lagi nakakausap. Hindi ko kayo lagi nati-text. Hindi ko kayo lagi napumuntahan. But I know my heart and God knows my heart. I always and keep on praying for you. And desiring best for you and for your loved ones and for your family and plans and relatives. Always think positive. Hindi po kami makakalimot nito. At lalong hindi makakalimot sa mga. Anong himala ang matagal mo nang hinihintay? And let me promise that it's coming and it shall come to pass. Pagbundin ng tingnan nung kaliwat ka ng ito, hindi magkatarapan mo kayo natin. So, flick away. Then sings my song. Isa ka sa paghihimalaan ng Panginoon. Isa ang pag-iinom mo ang mga mahal mo sa buhay sa paghihimalaan ng Diyos. Alam mo ba yung bisan na akong bumisita sa pwesto mo sa Quezon City Hall? Hindi ako yun, bisita ng pag-tabisyon. Para mas lalong tinan ng kalagayan. At sa lahat, hindi nakakalimot ang Panginoong Jesus Christ. Hindi ako makakalimot kahit ngayon. Parang itigil ako na maghahangad na mabuti sa inyo pagpatay na ako. Pero hanggang may hininga at buhay, don't really misinterpret me. Yung pa rin ang mabuti kong hangarin. At ang mabuti kong hangarin ng Diyos ay mangyayari pa natin. Meron ka bang promise sa kanya, Pastora? Bago mo siya ipag-pray. Korobosh, kiririyayahan, darabasyan, darabakan, darabasyan, darabakan. Narinig mo na ang aking mga salita, ang sabi ng Panginoon. Ang kulang na lamang ay ang pagsunod, ang sabi ng Diyos na buhay. Tunay ng pagpapalain kita sa iyong pagsunod, ang sabi ng Panginoon. Hindi mo aakalain ang mga bagay na mangyayari sa iyo, ang sabi ng Diyos na buhay, sapagkat iisipin mong isang maliit na tao ka lamang. Ngunit ako ang sumasa iyo, ang sabi ng Panginoon, at ang kapangyarihan ko ang sasama sa iyo sa kamatulutan, ang sabi ng Diyos na buhay. At patuloy na sa iyong pagsasalita sa maraming tao, at pangangaral ng aking salita, ako ang Diyos na sasa iyo, ako ang Diyos na sasama sa iyo, at mula sa mga taong nila, nahakutin mo ang pagpapala mula sa kanila. Mula sa kanilang mga palad ang mga pagpapalay sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Hindi mo akalain sapagkat ang lahat ng ito ay gagawin ko ayon sa aking tatang panahon, ang sabi ng Panginoon. Ang kulang lamang ay pagsunod. Ang kulang lamang ay pagsunod. Magpakatatag ka, ang sabi ng Diyos na buhay, sapagkat ito ang panahon mo. Ito ang panahon ng pag-angat mo. Ito ang panahon ng pag-unlad. Ang promotion mo ay nakasalalay sa pagsunod mo, ang sabi ng Panginoon. At patuloy na sinasabi ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Sasamahan kita sa hanggang dumaroon. Sasamahan kita sino man ang iyong kakausapin. At sasamahan kita sa pagkatakong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang promise niyo na hindi lamang para kasi sa Rebecca, para din sa lahat. Siya lamang ipapag-pray mo, pero ang lahat ay tatanggap ng himala. Dito na mawawalan pang lahat dito. Maging lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga nanonood. Get ready.
yung mga nasa ibang bansa. Dubai, UAE, New Zealand, China, Japan, Hong Kong, Amerika, Canada, Australia. Hindi ko na maisa-isa, hindi ko na mabanggit pa. The Lord will touch you this day, believe me. So, Father, for your own glory alone. Pag-pray mo siya, sa akin yung huling paspas sa darating na Friday.
Kung darating, kung hindi darating, ibigyan niya na yung huling paspas. Sige. Ayan si Pastor Raging. Yan. Tahimik lang si Pastor Raging, pero maraming magagandang hangarin niya, parang iba rin daw, parang iba rin daw niya. Ay, mikropono mo. Bigyan mo siya ng promises, mag-pray mo siya. Lahat, everything mo, ano yung mga magagandang bagay, sabihin mo at mo na may promise ka sa kanya, sige. I-record dito, bitbitis mo paglabas mo sa ibang bansa. Patuloy kitang sasamahan, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang pagkakatawag ko sa iyo ay hindi nagbabago. Ito ay ito ay nilagay ko sa puso mo at hindi ito matitinag, ang sabi ng Diyos na buhay. Patuloy mo itong lakaran, patuloy mo itong hawangan, ang sabi ng Panginoon. Darating na ito ay susubukin, pero ang aking kalakasan ay sasayo, ang aking mataas na pananampalataya ay sasayo, ang aking pagsama ay sasayo, ang sabi ng Diyos na buhay. Kaya patuloy na ikaw ay titinding, patuloy na ikaw ay tatatag, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako ang sasama sa iyo, ako ang kasama mo, ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi sa iyo ng Diyos, buksan mo ang iyong puso, patuloy kitang tuturuan ng mga malalim na bagay, sapagkat ang pagkakatawag ko sa iyo ay mataas. Patuloy kitang tuturuan ng mga bagay na akala mo ay hindi mo kakayanin, ngunit ang sabi sa iyo ng Panginoon, ang aking grace, ang aking kagalangan ay patuloy na sasayo upang iyong maging kalakasan. Huwag kang matakot, ang sabi ng Panginoon. Patuloy mo ibuka ang iyong bibig at ang aking pagsama ay sasayo. I will be with you, saith God, just like Jeremiah. Patuloy na mag-aapoy ang iyong dibdib. At ang apoy na ito ay hindi mo kayang pigilan. Ito ay iikas. At ito ay patuloy mong patuloy mo hindi matatanggihan, ang sabi ng Panginoon. At patuloy mong gagampanan ang aking pagkakatawag sa iyo. My presence shall be with you, saith God. Kagaya ni Daniel at ng mga tatlong kabataan na sinubok sa apoy. Sa apoy ng pagsubok, ikaw ay aking sasamahan, ang sabi ng Panginoon. At lalabas ka rito na hindi ka man lang nasugatan, hindi ka man lang napahamak, sapagkat ang aking kapangyarihan ay babalot sa iyo, ang sabi ng Diyos na buhay. And the Lord is saying, I have tested your faithfulness, saith God, and I have proven it. Ang iyong katapatan ay aking nasubukan, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman, patuloy kitang itataas. Patuloy kitang pagpapalain, ang sabi ng Diyos na buhay. Patuloy ka lang magpakumbaba sa aking harapan, ang sabi ng Panginoon. Continue to humble yourself before me, saith God, and I will exalt you. And I will lift you up. And I will cause you, kurababashanda, to be blessed beyond measure. To be blessed beyond your capability, saith the Lord. Kurababashanda, rabashanda. Ito na ang panahon ng inyong pagtaas na patuloy at patuloy na pagtaas, ang sabi ng Diyos na buhay. The season of glorification. The season of blessings and promotion. The season of being strengthened to the limits, sabi ng Panginoon. Ito ang tandaan mo, kapatid. Ang pagsama ng Diyos ay patuloy na sa iyo. Hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pababayaan. Sa apoy ng pagsubok, sasamahan kanya. In the valleys and shadows of death, He shall be with you. He shall strengthen you. He will be your shield and your buckler. He will be your defender, saith God. Panginoon, patuloy mo pagpalain ang aking kapatid, Ama. We open our mouth to bless Him, Lord. We bless Him, Father God. Bless Him in every way, O Lord. In every area of His life. In every area of His job, Panginoon. May He continue to find favor in the eyes of man and in the eyes of God. In the eyes of His superiors, O Lord. O, at sino man, Panginoon, ang nagpapalain
siya'y atakihin, na siya, Panginoon, ay i-slander, O God, in the name of Jesus. Let your angels, O God, protect him, Lord. Let your power surround him, O God. Let your anointing, O God, break the yoke of the enemy upon his life. And let, O God, the power and anointing of God continually surround him, Lord, today and all the days of his life. And wherever you shall send him, O God, let your mercies, let your presence, O God, go before him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, sa muling paglipad ng aking kapatid, samahan mo siya, O Diyos, na higit pa sa ginawa mong pagsama ng nakalipas. Lord God, hayaan mong makita niya na ikaw, O God, ang pupuno ng kanyang kakulangan. Ikaw ang magbibigay ng kakayanan sa kanya, Ama, upang magampanan, Ama, ang kanyang tawag, Panginoon, ng buong tapang, ng buong lakas, O God, sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na may he find, O God, solace in your presence. May he find comfort in your presence. May he find strength in your presence, O God, in worship, in blessing your name, in praising your name, O Lord God, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And may he continue to be a light, O Lord, the light in the place where you will cause him to be, O God. Maging liwanag siya sa lugar na yon, Panginoon, sa madilim, Panginoon, na bahagi ng lugar na yon. Magdingding, Panginoon, ang kanyang testimony, Lord, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And Lord, sa oras na to, Ama, fill him, Lord God, once again with your presence, with your glory, with your anointing, with your grace, and with your strength, more than ever before. Fill him right now, O Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, the Son of the living God. The Father is very glory, for your own glory alone, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God. Sa oras sa iba, nakakita ako ng mga apoy na kapalibot at nakapalibot sa iyo. Nang ibig sabihin niya, patuloy kang pag-aapoy, pag-aalap para sa Panginoon, at pag-aalapin mo rin sila sa pangalan ng ating Panginoon sa buhay. Ang buhay mo ay hindi na magiging gaya ng dati. Your reasoning, your opinion will never be the same again. This time there will be no more excuses and alibis, but only the perfect will of God. So Father, for your own glory, let it flow, God. Let it flow. So ano man yung pwede niyong i-release, at dapat i-release sa kanya, ay i-release niya po. At tinama po sa kanya, sa po Panginoon, ng kanyang mga mahal sa buhay. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. At ihatid sa iyo sa darating na Friday. Ay ka din naman na Friday, I'll be here. At sayang, nakita ko yung kapatid doon, dress na dress ako. Sabi ko din tumarating ito, laging naka-necktie, laging naka-long sleeve, naka-maayos. Gusto ko tumawagin para mag-cross yung prayer. Bigla na makabuhi. Sayang. Diba, minsan napapansin mo sila, na nabibless ka eh. No? Tapos tinatapos umuwi na. Kung umuwi na dahil meron talagang ano, wala problema. Pero sana, bakit ako eh, nanay? Ano bang reason?